Hello, 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 it's me again, Kuya D, to review some toys that I purchased online. To those who are new to my channel, the sole purpose of my channel is for me to review the toys I purchased online. Okay, these are not really cheap toys, but these are toys that are budget friendly. Okay, as we all know, as parents, if we have enough, then why not, you know, but bakit di natin bilang ng mamahalin ng mga bata? Pero for now, since may pandemic, syempre we need to spend wisely. Tama? Okay, so for this video, I'll be reviewing this set. It is the Toy Story 4 Cake Toppers. So, ito yung 7 pieces na cake topper na binili ko. And this costs around 289 pesos. Plus shipping, syempre. Now, binili ko to kasi ilalagay ko sa cake ng anak ko. So, without further ado, let's start with the review. Okay naman siya for me. And kung titignan natin, yung mga characters nila is kahit paano, it's not perfect. Okay, it's not the perfect one. Pagdating sa mga details, lalo sa mga itsura, ayan, makikita natin. Nilapit ko sa camera si Buzz Lightyear. It's not the perfect, pero kahit pa paano kamukha naman. Diba? Maganda rin yung pagkagawa. Medyo matibay. And I think it's made of rubber. Rubber plastic. And, yep. Medyo sturdy siya. Ito yung aking personal favorite. Si Porky. Although sa cartoon, doon sa movie, Porky is way, way smaller. Kaya lang syempre, pag ginawa natin mas maliit pa si Porky dito, baka hindi na siya makita. So, para sa akin, this is my favorite. Halos nakuha nila yung detail ni Porky, kaya natuwa naman ako. The next one is Woody. Yes. Si Woody is medyo chubby. Medyo chubby siya dito. So, okay din naman siya. Kasi nung nakita ng mga babies ko to, they were very happy and excited to play with it. Okay, ang susunod si Jesse. Okay naman ako. Wala akong masasabi kay Jesse. Si Jesse is maganda yung pagkagawa. Okay. Ang ayoko lang dito kay Jesse, sa pagkagawa nila kay Jesse is yun. It cannot stand by itself. Hindi siya makatayo mabuti. So ako ang ginagawa ko, nilalapit ko siya sa isang toy. Katulad nito, si Bullseye. And maganda yung pagkagawa nila kay Bullseye. See? Maganda kasi kuha nila yung details kahit paano. Meron naman natin si Bullseye, pangit talaga siya. Pero cute na pangit. And ayan, see? Nakuha naman yung detail kaya kahit paano. Kaya good job. Good job. So, ang ginagawa ko dito is dinidikit ko sa kanya si Jesse para tumayo lang. Ayan. Tutulungan ko pa ni... Inalagay ko pa sa tabi si... Oops. Si Woody para lang makatayo. The next one. Ayan. Si Teddy and si Ducky. Nagustuhan ko rin yung pagkagawa nila kay Ducky. Although, ang ayoko lang kay Ducky is yung hindi rin siya makatayo tulad ni Jesse. So, kung titignan natin, ayan. Okay naman siya. Cute. Cute ng pagkagawa. Nakuha din naman yung actual detail niya katulad doon sa cartoon. And, ganoon din kay Teddy. So, ayan siya.
now, like my first video, I will be posting the link in Lazada kung saan ko na bili to. Okay, I'll be posting it in the description. And throughout the video, makikita nyo yung actual picture of how it looked like in Lazada. And at the same time, like my previous video, ipapakita ko rin yung mga comment ng mga taong bumili sa Lazada. Kasi guys, again, one way in shopping in Lazada or in Shopee na rin, okay, check nyo lagi yung credibility ng seller, okay, and yung mga taong nagko-comment sa mga items na binibili nila. Syempre, the nicer comments, the nicer items. Yun lang yung masasuggest ko. And I, again lang po, I am not in any way connected to Lazada and to the seller who sold this to me. And again, this is me, just my personal opinion, my honest review of the item I bought in Lazada. So, ito siya ulit. Before I go, I would like to show everyone yung isang set ng cake toppers. Yung cake toppers, ito yung mga usually mga guys, mga 2 inches at 2.5 inches ang laki niya. Okay, and yes, perfect siya sa cake. Siyempre, design nila na lang kung paano nyo ilalagay sa cake, pero okay naman siya sa cake. So, so anyway guys, thank you for the time, and until next time, stay healthy, God bless, fun.